Ang text po natin ay Mateo 13 verse 3 hanggang verse 9. Babasahin mo 'yon. Ako naman babasahin ko itong verse 18 hanggang 23. Sige po, basahin po natin ang Word of God. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga taga-talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga yon. May binhing naman nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis, nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa noon, sumidol agad ang binhing yon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Pagbasa, walang gaanong ugat. May binhi naman nalaglag sa danawan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga yon. Ngunit ang binhi nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tigsasandaan, may tigsaanin na po, at may tigtatatulong pundutin ang bawat uhay. Ang mga may pagbinig ay makinig. Verse 18 hanggang 23. Ito naman yung kapaliwanagan ng talinghaga. Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay tinatanggap ito ng buong galak. Gayunman, ay wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdakay natitisod siya. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yaoy nagiging walang bunga. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakauunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga, ang ilay tig 100, ang ilay tig 6 na po, at ang ilay tig 30. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Sa English, ang title nito ay Parable of the Sower. Talinghaga tungkol sa manghahasik. Ano? Manghahasik, ibig sabihin, ay yung nagtatanim. Napakalalim ng gustong ipaunawa dito ng ating Panginoon sa mga talinghagang ito. Sa totoo lang, ang binhi ay yun talaga yung Word of God na napapakinggan natin. Ang Word of God, yan ay may epekto sa taong nakikinig. May outcome. Sa totoo lang ay katulad nga ng mga nakaraan na ipinangaral ko, nakita ko yung napakagandang epekto ng salita ng Diyos sa mga tao. Marami na akong nakasama na talagang nabago ang buhay. At yun ay nasaksihan ko. At ako mismo sa sarili ko, nakaranas ako ng pagbabago. Pero yung pagkakilala sa Diyos, o yung pagiging isang mananampalataya, hindi yan natatapos sa pagkakilala mo sa Kanya. Nag-umpisa pa lang. Ano po? At sabi nga ng Bible, dapat tayo ay nagpapatuloy pa rin na makarinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin ng Bible ay katulad ng tao na kaya para manatiling buhay, kumakain. Di ba? Pero dito sa talinghagang ito, gustong sabihin ng ating Panginoon, unang-una gusto niyang ipakita ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Ang sabi pa nga niya, sinabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Ano? Yun ay sabi ng Panginoong Jesus. Meaning, na napaka-importante talaga na tayo ay laging nakakapakinig ng Word of God. Kaya po yung mga unang mananampalataya sa New Testament, sila Pedro,
At nakasulat yun sa Book of Acts na yung mga mananampalataya, lagi silang nagsasama-sama. At sa kanilang pagsasama-sama, hindi nawawala na ipinapangaral palagi ang Word of God. Ano? At sa panahon natin, kaya tayo merong ganitong gawain. Dahil isa sa pinakamahalagang bahagi ay yung nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Alam ninyo, ang Panginoon, napapagod din siya. Pero hindi siya tumitigil. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na siya ay pumupunta sa mga tao at ipinapangaral ang Word of God. Ano? Ang tao na nangangaral ng Word of God, pag titingnan natin dito sa talinghagang ito, ang role pala na ginagawa niya, ginagampanan niya, ay naghahasik siya ng binhi. Na yun ay walang iba nga, kundi ang Word of God. Ngayon, edi nakita natin, importante na marinig ng tao ang salita ng Panginoon. Pero dito, merong katotohanan na gustong ipamulat ang ating Panginoon sa atin na mga mananampalataya na. Ang outcome ng Word of God ay depende sa iyong pagtanggap. Sa Old Testament, nung magpadala si Moises ng 12 tiktik sa lupang pangako, sa Kanaan, sa Jericho, yung 12 tiktik na yon, yung 12 spy na yon, pare-pareho sila nang nakita. Nakita nilang lahat yung mga nakatira doon na malalaking tao. Nakita nilang lahat na masagana talaga yung lupaing iyon na ibinibigay sa kanila ng Diyos. Pero, kahit pare-pareho sila nang nakita, magkakaiba sila ng naging pananaw. Ano? Ganun din pala sa salita ng Diyos. Pwedeng pare-pareho tayong nakapakinig ng Word of God, pero iba ang nagiging pagtanggap ng ilan. Pwedeng magkaiba tayo ng namaging pagtanggap. Anasel, iba yung pagtanggap mo sa Word of God, iba rin yung pagtanggap ko. Iba yung pagtanggap iba yung pagtanggap ni Nanay Carmen sa Word of God, iba rin yung pagtanggap ni Narasel. Ano? Pwedeng ganun ang mangyari. Depende sa kondisyon ng ating puso nung time na marinig natin yung Word of God. Alam ninyo, may mga tao na pwede nating sabihin silang mapalad dahil napakinggan nila yung Word of God. Pero, pwede rin nating sabihin na hindi sila nakinabang sa kanilang napakinggang Word of God. Mapalad sila at narinig nila. Pero, hindi nila napakinabangan. Ibig sabihin, hindi nagkaroon ng magandang epekto sa kanilang buhay yung salita ng Panginoon. Dahil na rin sa kanilang sarili. Dahil na rin sa kondisyon ng kanilang puso. Alam po ninyo, ang sabi ng Panginoong Hesus, mapapalad ang nakikinig ng salita ng Panginoon. At ipinapamuhay ito. Ibig sabihin, pwedeng ang isang tao, marinig niya ang salita ng Panginoon, pwedeng hindi niya isabuhay ito. Hindi niya pakikinabangan, di ba? Dito po sa mga talatang ito ay merong apat na klase ng puso. Ano? Kaya sabi ko kanina, depende sa pagtanggap. Pwedeng tinanggap mo siya ng tama, pwedeng tinanggap niya ng hindi tama. Kaya ang makikinabang ay yung tumanggap ng tama sa salita ng Panginoon. Totoo po yan. Pwedeng makinabang ka, pwedeng hindi siya makinabang. Eh bakit, Pastor? Pareho lang namang narinig namin ang Word of God. Kasi yan, karanasan na ng ating Panginoon. May mga tao na sumunod sa Panginoon. Pero nung dumating na yung sinasabi dito na mga problema, ano, meron ngang nahasik sa kanya na salita ng Diyos, pero nakalimutan na niya kaagad. Ano? Alam ninyo, ang kaaway ay pwedeng kunin talaga yung Word of God sa atin.
Di ba sabi dito? Ang ginamit na kondisyon ng puso ay matigas na puso. Ibig sabihin kasi nung nahasik sa daan, kasi yung daan, yun ay matigas na bahagi ng lupa. Bakit matigas? Kasi laging natutuntungan. Ano? Yung binhi, hindi talaga tumutubo doon. Ano? At ang nangyayari pa, hindi na nga siya tumutubo, kinukuha pa ng kaaway. Ibig sabihin, inaalis ng kaaway. Pagka yung Word of God ay napakinggan mo, pero nakalimutan mo rin kaagad, hindi ka makikinabang doon. Ano? Meron naman na ang sabi dito, nahasik ay sa batuhan. Ano? Sabi ko kanina, depende sa iyong pagtanggap. Merong pagtanggap na inihahalin tulad sa batuhan. Na ang ibig sabihin, walang gasinong lupa. Ibig sabihin, may lupa pero mas marami yung bato. Ano? Alam po ninyo, may pusong ganun. Ano? Ibig sabihin, yung Word of God, hindi masyadong nakakaugat sa kanya. Yung binhi, hindi masyadong napapatanim sa kanyang puso. Mababaw lang. Pag uminit, alam nyo, ito'y isang katotohanan. Na sabi, pag daw ang isang puno ay nakatanim sa tabi ng, halimbawa, ng ilog, lagi daw sariwa yung puno na yun. Lagi siyang fresh. Oo, masisikatan siya ng araw. Pero dahil nga yung ugat niya ay nakakasipsip ng tubig, ano, masustansya, hindi siya basta-basta natutuyo. Dito ay batuhan. Kaya pagsikat ng araw ay natutuyo kaagad siya. Ano? Ibig sabihin, napatanim nga. Kaya lang, mas tinalo siya noong init ng araw. Ano po? Tingnan natin dito yung ano. Yung ibig sabihin nung sikat ng araw. Sabi dito, ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay tinatanggap ito ng buong galak. Gayunmay, wala siyang ugat sa kanyang sarili, sandaling tumatagal at pagdating ng kapighatian, pagdating ng pag-uusig dahil sa salita, pagdakay, natitisod siya. Ano? Pagdating ng problema, nakakalimutan kaagad yung salita ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya matatag. Ano? Wala siyang ugat sa kanyang sarili. Alam nyo, nung kami elementary, pinagbubunot kami ng mga damo. Merong isang klase ng damo, hindi ko alam kung anong tawag doon. Ang hirap bunutin, naranasan nyo yun sa school. Merong isang klase ng damo, ang hirap bunutin. Ano? Yun ba yung damo na ang ugat niya malalim? Meron akong paboritong bunutin na damo eh. Yung pang ang bilis bunutin, ano? Yung samak agad. Pero itong ano na ito, yung damo na yun. Ako'y naiinis bunutin yun. Pagka kami sa school, pinagbubunot talagang pag minsan ay napuputo lang. Napuputo lang. Kasi yung ugat niya kapit na kapit sa lupa. Ano? Alam nyo, pag ang salita ng Diyos hindi masyadong nakaugat sa atin, madali lang mabunot. Totoo yan. Pagdating ng problema, pagdating ng mga pag-uusig, lalong-lalo na kapag may mga tao na inuusig ang iyong pananampalataya sa Diyos, madali kang mag-give up. Ano? Madali kang mag-give up. Ako'y nalulungkot doon sa dati kasi, di ako'y na born again, ano. Meron akong kaibigan. Kaibigan ko talaga. Lagi kong kasama. Malapit sa akin, isinama ko siya sa church at nakita ko, nabago talaga ang buhay niya. Nag-i-street preaching nga kami eh. Mas matapang siya kaysa sa akin. At totoo naman, kahit sa suntukan, ay matapang talaga. Lumalaban talaga. Alam nyo, inusig nung magulang. Inusig dahil nga
sumasama sa born again. Akala kasi nila pag born again ay kulto o kaya ay ibang relihiyon. Ano? Alam nyo, tumigil siya sa pag-attend hanggang sa pag minsan nagwawala siya, walang makaawat. Pati ako ay hindi rin ako makaawat kasi iba talaga siyang magalit. Naisip ko, sabi ko, hindi niya kinaya yung pag-uusig sa kanya ng kanyang mga magulang. Nung nakausap ko siya uli, iba na. Iba na ang pananaw niya tungkol sa Diyos. Ano? Sabi sa akin, alam mo, Brad, mas maigi pang ano, mag, yung, ano yung couples for Christ. Mag-ganun ka na lang. Sabi ko, ako'y nalungkot. Sabi ko, iba na ang pananaw niya. Hindi na katulad ng dati na excited lagi siya sa pagsimba. Ano? Pero, sana naman ay, dahil kahit papaano, ay may napakinggan naman siyang Word of God. Hindi pa naman tapos. Ano? Pwede naman siyang makabalik sa Panginoon. Ako, nakabalik nga ako eh. Ano po? Nung una, ang interpretasyon ko dito, pag ang puso may matigas, matigas na yun, hindi na mababago. Akala ko ganun. Yun pala, ay kung anong pagtanggap mo nung mapakinggan mo yung Word of God. Yun ang ibig sabihin. Ano? Pag napakinggan mo uli yung salita ng Diyos at ikaw ay ano, ang pagtanggap mo ay malambot ang puso mo, makikinabang ka talaga. Alam po ninyo, may mga tao na maaaring matigas ang puso ngayon. Pero ipag-pray mo. Pag lumambot ang puso, baka mas maging mas masigasig pa siya kaysa sa iyo. Yun nga ang patotoo ni Brother Russell sa akin. Yung kanya talagang asawa ay may pananampalataya na kasi may relihiyon siya na mahigpit. Pagdating sa mga doktrina, mahigpit. Ano? At yun mismong kanyang asawa ang nagsabi na never na ako ay mahihikayat ng asawa ko na sumama sa kanyang pananampalataya. Alam mo ang ginawa ni Brother Russell? Ipinanalangin niya na Panginoon, ipuin mo po siya ng iyong banal na espiritu. Dinadalangin ko po na kumilos ang banal na espiritu sa kanyang puso. Alam niyo, hindi siya nagpapaliwanag dun sa kanyang asawa. Sabi nga ni Russell sa akin, never pastor na nag-attempt ako na paliwanagan siya tungkol sa aking pananampalataya sa Diyos. Ang ginawa ko, ko lang, ipinanalangin ko. Ano? Ipinanalangin niya, lumambot ang puso. One time, sumimba sila. Sinet up niya yung kanyang asawa. Nakashort na maiksi. Saan ba tayo pupunta? Basta sumama ka sa akin. Yeah, isinama ay sa church, sa abroad. Alam nyo, nandun sabi nung asawa niya sa akin, kasi nandun pa naman kami, pastor, sa unahan. Ako'y nakamaiksing short. Pero alam nyo, pastor, nung araw na yun, hindi ko makakalimutan. Doon lang ako nakaranas na ang lahat ng sinasabi nung nagsasalita doon sa unahan na pastor ay tungkol sa akin. Ano? Sabi niya sa akin, tungkol sa akin, pastor. Inisip ko pa nga, sabi niya nung kinukwento, inisip ko, si Russell, kinukwento yung buhay ko doon sa pastor. Hindi niya alam, hindi naman ikinukwento ni Russell yung buhay niya doon. Ano? Alam nyo, habang nakikinig siya, na, yung kanyang puso ay talagang binuksan ng Panginoon. Ano? Na born again siya. Ngayon, nagbabasa siya ng Bible samantalang sa kanila, hindi ina-encourage na magbasa ng Bible kasi baka daw magkamali ng interpretasyon. Kaya ang nagbabasa lang sa kanila ay yung mga leader ng simbahan. Mga siguro yung mga nasa mataas na nakalagay. Sila, hindi. Pero ngayon, nagbabasa siya ng Bible. At siya ay naniniwala sa Holy Spirit. Ano? Ano? Pagkilos ng tao. Oo nga, matigas ang puso dati. Pero hindi yan mananatiling matigas. Ano? Dito, sinasabi lang ng Panginoon, ang gustong ipaunawa dito sa ng Panginoon, yung pakinabang sa Word of God, yung epekto ng salita ng Diyos sa tao ay depende sa kanyang pagtanggap. Kahit po tayo ngayon,
Alam niyo, sa totoo lang, ako'y nakikinabang na maigi sa Word of God ngayon. Kasi, tinutulungan ako ng Panginoon na maunawaan ito. Ang Biblia, ang hirap nito talagang intindihin, sa totoo lang. Kung hindi ka tutulungan ng Espiritu Santo, hindi mo ito maintindihan. Maintindihan mo siya, pero napakababaw ng pagkaintindi mo dito. Ako'y natutuwa nga ako, yung mga itinuturo ko sa Bible study. Nagugulat ako. Yung itinuro ko last Sunday, yung about doon sa babaeng balok na merong isang palyok na langis. Tuwang-tuwa ako nung pinanood ko ulit. Sabi ko, oh, Panginoon, talagang biruin mo, ang mensahe ay pananalangin. May napakinggan ka na nangaral sa iyo na ito ang text ng topic ay pananalangin. Yung tungkol sa isang palyok na langis. Wala. Ano? Pero sa aking puso, say, oh, Panginoon, tungkol sa prayer ito, yung pagdadala ng sisidlan sa iyo, at pagdadala ng sisidlan ng mga anak ng babaeng balok, di ba nanghiram sila ng maraming sisidlan? Sabi ni Eliseo, huwag kang manghiram ng kaunti. Ibig sabihin, dinadala nila sa Diyos, itinataas nila sa Diyos ang kanilang pangangailangan sa pamamagitan ng pananalangin. Ano? Sabi ko, Panginoon, salamat po. Dahil, sa totoo lang, ang lalim nung ipinangaral ko last Sunday, dito, hindi ko pa nga naipangaral sa church. Ang plano ko, mamayang gabi, i-preach ko sa church yung ipinangaral ko nung last Sunday. Nagulat din ako, sabi ko, Panginoon, talagang marami sa Biblia. Mababasa mo, pero hindi mo basta-basta maintindihan. Ano? Ang Espiritu Santo talaga, merong ministry sa buhay ng tao. Pero kailangan ang tao ay yung puso maging malambot. Pag minsan kasi, ang tao ba ay ma-pride? Ano? Naalala ko yung tungkol dun sa lugaw. Napanood mo? Ma-pride siya. Sa totoo lang, nung binabasa niya na foods, mas nangibabaw sa kanya yung pride. Nabasa na niya kung ano yung tama, pinipilit pa rin niya na mali. Ano? Nanay, ang lugaw ba ay pagkain o hindi? Aba ay, ang lugaw ay pagkain, ha? Ay sabi nung abogado, kung may itlog. Baka kung may itlog, essential. Ano? Eh may mga tao nga, walang makain, eh, nagtsatsaga sa lugaw eh. Tapos sasabihin mo ay hindi siya essential. Ano? Ang tao po, pagka may pride, hanggat hindi niya ibinababa yung kanyang sarili, hindi niya matatanggap ang katotohanan. Totoo yan. Kahit sa salita ng Panginoon, kailangang ibaba natin ang ating sarili para yung katotohanan matanggap natin. Ang sabi ng Bible, inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ano? Kaya purihin po ang Panginoon. Dito sabi ng Panginoon, yung binasa mo dyan, nakalagay danaw o dawagan? Dawagan. Dawagan ano? Danaw ba siya? Yung matubig. Ba? Matubig. Dito danaw. Naman, danaw. Dito naman, merong nahasik sa mga dawagan. Yung dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at siya ay nagiging walang bunga. Ano? Kaya sabi ko, depende sa iyong pagtanggap. Ano? Sabi dito, yung pagsusumakit niya sa mga bagay ng sanglibutan, hindi niya kayang i-give up. Mga daya ng kayamanan, siyang umiinis sa salita at siya ay nagiging walang bunga. Ano? Depende sa pagtanggap ng tao. Alam ninyo, si Zaccheo, kung tutusin, kung ang pag-uusapan ay kayamanan, ay kung yun ang nangingibabaw kay Zaccheo, ay hindi niya masasayang yung pagkakataon na na-meet niya ang Panginoon. Ano?
Pero alam po ninyo, yung Word of God na tanim ng malalim sa puso ni Zacchaeus, ginipa po niya yung kayamanan. Ano? Isunuko niya yung kayamanan. Yung pagsusumakit sa sanglibutan, isunuko niya sa Diyos. Ano? Pero kung hindi, magiging katulad lang siya nito. Ano? Mas mangingibabaw yung tungkol sa pera. Kaya nga po, madalas sinasabi po sa Bible na ang sabi ni Pablo kay Timoteo, sabihin mo mga mayayaman na huwag nilang ibigin ang kayamanan nang higit kaysa sa Diyos. Delikado. Ano? Kung meron tayong mamahalin dito sa mundong ito nang higit sa lahat, ay walang iba kundi ang Diyos. Kahapon ay nangaral ako sa Angustias. Nandun uli si Roldan. Hindi pa rin makaalis si, ano? Si Grace. Pero pinapanalangin ko palagi. Basta ako'y pray lang ako ng pray. Ang ipinangaral ko doon ay seek ye first the kingdom of God. Kingdom of God muna bago ang ibang bagay. Ano? Bago ang pera, bago ang trabaho, kingdom of God muna. Ano ibig mo sabihin, Pastor? Hindi muna magtatrabaho? Hindi. Magtrabaho ka, pero sa puso mo, kingdom of God muna. Ibig sabihin, namumuhay ka ayon sa salita ng Diyos. Nagtatrabaho ka, pero nandadaya ka. Halimbawa ay alas 5 pang labas, alas 4 na nalabas ka, pero sa logbook ang inilalagay mo, alas 5 ka lumabas. Di ba? Hindi mo inuuna ang kingdom of God. Ano? Maging matapat ka sa trabaho, kingdom of God yun. Ano? Kaya sabi ko, sa kanila ay mapalad yung mga tao na naiintindihan kung anong ibig sabihin ng Panginoon nung sabihin niya na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Ano? Kaya purihin ang Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang, yung pagpunta ko sa Angustias, talagang pagminsan struggle ako. Panginoon, anong sasabihin ko sa kanila? Pero ang Panginoon, basta pumunta ka lang. Basta pumunta ka lang. Alam niyo, habang nagbibihis ako, naiisip ko na kagad kung anong ituturo ko sa kanila. Pero yung sasabihin ninyo, alba, Lunes pa lang, ay alam ko na ang sasabihin ko sa kanila, hindi. Oo. Kaya ako yung nagpapasalamat sa Panginoon. Sige, Panginoon, basta pupunta po ako sa kanila. Kung ano man ang sasabihin ko sa kanila, ikaw po ang bahala. At nawa po, Panginoon, ay mapakinggan nila ng maunawaan nila ang iyong mga salita. Pag minsan nga po ako'y nagtuturo ng Word of God, pag minsan, nadedistract ako. Halimbawa, nakaharap ako sa kanya, pero nakatingin ay sa labas. Ano? Sabi ko, Panginoon, naintindihan kaya nitong taong ito yung aking sinasabi. Kasi yung atensyon niya nasa labas. Pero ayokong magpa-apekto doon. Ano? Basta sabi ko, Panginoon, ang part ko ay ibahagi sa kanila ang Word of God. Ano? Mapakinggan nila yung Word of God. O pagkatapos, akala mo hindi siya nakikinig, nakikinig pala. Ano? Si Nanay Carmen, kahit inaantok, pinapanood naman niya uli yung video. Ano po? Nung minsan sabi ko, 20? Na nilikes yung aking video. Aba, pagtingin ko, puro si Nanay Carmen, pati yung mga lumang mga aking naituro na. Ano? At paano, binabalikan ko. Ako din po. Binabalikan ko kasi, Ako din binabalikan ko, pinapanood ko uli yung salita ng Panginoon. Ano? Mga dawagan. Depende talaga sa pagtanggap natin ang pakinabang sa salita ng Diyos. Kahit ngayon, depende pa rin sa inyong pagtanggap sa salita ng Diyos ang magiging pakinabang, ang magiging outcome. Kung pakinabang at pakinabang, meron. Pero depende sa puso natin. Ano? Alam po ninyo, yung babae, nang sabi ni Eliseo sa kanya, manghiram ka ng maraming sisidlan. Huwag kang manghihiram ng kakaunti. Kung siya po ay hindi tumalima, wala. Walang magandang mangyayari. Ano? Narinig niya yung Word of God. Hindi naman niya sinunod. Aba,
Punuin ko daw ito ng langis. Pagkadami-dami nito, iisang palyok ang panggagalingan. Ano? Kung siya ay hindi naniwala, kung siya ay hindi sumunod doon sa sinabi ni Eliseo, wala, walang pakinabang. Sumunod siya. Ano? Tinanggap niya, yun ang salita ng sinabi ni Eliseo, lumapit ako sa kanya, hindi gagawin ko yung sinabi niya. Ginawa po niya, nakinabang po siya. Ano? Ang mga tao lang na tumatanggap ng tama sa salita ng Diyos, sila lang ang nakikinabang. Pwedeng nakinig mo yung Word of God na hindi ka makinabang, o pwedeng narinig mo ang Word of God na makinabang ka. Yun lang ang pwedeng mangyari. Ano po? Ang sabi po dito sa verse na ito, ang nasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakauunawa ng salita na siyang katotohanan nagbubunga, ang ilay tig 100, ang ilay tig 6 na po, at ang ilay tig 30. Sa totoo lang, pag tinanggap mo ng tama ang Word of God, hindi pwedeng hindi ito magkakaroon ng bunga sa buhay mo. May outcome at meron. Totoo po yan. Napatunayan ko. Yung ating pagkukwentuhan, alam po ninyo, outcome yun ng Word of God. Di ba? Tingnan mo, sabi ni Ana sa iyo, Pastor, yun ay yung ginawa ni anak ni Given, na nagbigay siya ng tithes. Pag-honor sa Diyos yun. Bakit nasasabi ni Anasel na ganun? Kasi alam niya sa Word of God na yun talaga ang ginagawa ng tao na may pananampalataya sa Diyos. Diba? Patotoo yung ating mga pinag-uusapan dito. Ano? Outcome ng salita ng Panginoon. Alam niyo, ako ay nakikinabang na maigi sa salita ng Panginoon. Sabi ko, Panginoon, habang tumatagal, oo nga po, pribilehiyo na ako'y nakakapangaral ng Word of God. Pero nakikita ko, kaakibat ng pribilehiyo, responsibilidad. Ano? Biruin mo. Nangangaral ako, ipinopost ko sa Facebook. May mga kamag-anak ako, pamangkin, ano kayang gagawin ko? Ano kayang maganda kong gawin? Ano? Anak, tulungan mo nga ako. Apat kami magkakapatid. Sabi ko, oh Panginoon, kung sila itinitingnan nila ako bilang isang tao na naglilingkod sa iyo, kasi siyempre nangangaral ka ng Word of God, sa iyo talaga lalapit. Eh kung makita po nila na ako'y gumagawa ng masama, o kaya mabalitaan nila. Diba? Kaya sabi ko, responsibilidad ito. Sa akin, kailangan kong ingatan. Dahil masisira dito ay hindi lamang ako, kundi ang Panginoon. Diba? Sabi ko, Panginoon, salamat po. Dahil yung kanilang paglapit sa akin ay dahil tinitingnan nila ko bilang isang tao na malapit sa Diyos. Ano? Sabi ko nga, Anasel, sabi ko, napanood nila ito. May pananagutan ako sa lahat ng nakapanood. Ano? Totoo po yan. May pananagutan ako. Hindi ko sila pwedeng pabayaan na ma-discourage ako. O bakit kaya hindi na nangangaral si Pastor Byron? Dati tuwing Lunes ay may ipinopos. Ano kayang nangyari sa kanya? Tapos mababalitaan, si Pastor Byron may chicks. Ano? Sira. Sira ang patutuot. Kaya po, purihin po ang Panginoon na ngayong hapon ang mensahe ng Panginoon. Ang pakinabang sa salita ng Diyos depende sa iyong pagtanggap. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa ministeryo na ipinagkatiwala mo po. Hindi lamang po sa akin, kundi pati po kay Anasel at kay Nanay Carmen. Sa ayaw at sa gusto po nila, Panginoon, ito po ay isang responsibilidad na ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Dahil ang tahanang ito, Panginoon, ginagamit po namin para makapaglagay ng post sa social media, sa YouTube at sa Facebook, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na huwag magkaroon ng linggo o araw ng linggo na wala kaming gawain sa lugar na ito, Panginoon. At dinadalangin ko, Panginoon, pagkaloban mo pa po ako ng mga mensahe, Panginoon, na yun po yung mensahe mo na gustong iparating, hindi lamang sa bawat isa sa amin, kundi sa mga nakakapanood po nito, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami
na hindi lamang namin pakinggan ang iyong salita, kundi paniwalaan at ipamuhay namin. Panginoon, maraming salamat po. Patuloy mo po kaming ingatan, kami at ang aming mga mahal sa buhay. Salamat po, Amang Banal, sa pangalan ni Jesus. Amen. Peace.